So sa ating prinitong tilapia sa serving plate, tunog po guys, oh. Yun. Wow. Oh, saktong-sakto talaga yung sauce na nilagay natin, guys. Hello mga kakabsat, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kaibigang OFW saan mang sulok ng mundo, mga pamilya natin sa Pilipinas, mga kaibigan natin sa Pilipinas, na imbag arabi iyo amin. Ngayon guys, ang kuntin po natin ay magluluto po tayo ngayon ng tilapia sweet and sour o tilapia escabeche. At ito po ang mga sangkap. Mayroon po tayong tatlong pirasong tilapia, sobra isang kilo po ito. Mayroon din po tayong kamatis, bawang, luya, sibuyas, carrots, red bell pepper, at mayroon din po tayong dahon ng sibuyas, at mayroon din po tayong sugar, at mayroon din tayong cornstarch, mayroon tayong dalawang basong tubig, mayroon tayong pepper powder, at saka asin. So yan po ang ating sangkap sa ating lulutuing sweet and sour tilapia. So guys, bago ko po lulutuin itong tilapia, lagyan ko muna ng asin at paminta. Bago natin prituhin yung tilapia mga kapsat, irarablag natin ito ng asin at paminta para may lasa po ito. Ano po? Tantayin lang natin baka para hindi rin maalat. Yung nilagay ko yung asin, yan, lagay natin sa loob ng tilapia para papasok yung asin at paminta sa loob ng katawan ng tilapia. Yan. Ganyan lang yung gawin natin. Nailagay na natin yung asin. So, ilagay naman natin yung pepper powder. Yan. Ilagay lang natin sa labas ng katawan ng katawan. Tilapia dito rin sa loob. Yan. Ayan guys, oh. Ang taba-taba ng tilapia. Yan. So, nailagay na natin yung asin at paminta. Iraramdam natin, guys, para maihalo yung paminta at asin na nilagay natin sa katawan ng tilapia at sa dito sa kanyang panuglooban o katawan ng tilapia. Yan. Iraramdam natin. Ganyan lang. Para mahalo yung asin at tilapia para papasok talaga siya sa katawan ng tilapia. Para yan. Tapos ngayon, guys, hintayin lang natin mga kahit mga 10 minuto na i-marinate natin bago natin i-prito yung tilapia. Mga kapsat, magsimula na tayo mag-prito sa ating tilapia. Okay, magpainit lang tayo ng kawali. Ayan. Mainit na po yung kawali. Maglagay na po tayo ng mantika. Ang gamit po natin ay pure sunflower oil. Ayan. Lagyan na po natin yung mantika. Mainit na po yung mantika, pwede na po natin ilagay yung isda. Hintayin lang po natin itong uminit. Mainit na po yung mantika, pwede na po tayo maglagay dito ng tilapia. Ayan. Ayusin lang natin yung pagkalagay. Ayan. Hintayin na rin natin yung pangalawang tilapia natin. Ayan po. So, hintayin lang natin itong maluto yung sa kabila niya. Tapos pagkatapos, balik na rin natin. Ayan guys. Slow fire lang yung pagprito natin ng tilapia. Para talagang maluto yung tilapia sa kaloob-looban niya. Para hindi hilaw. So, ang taba-taba ng tilapia natin guys, lalo na yung malaki. Dalawang malaki at saka isang maliit. So mahigit isang kilo po ito pagbili natin.
Baliktarin natin mga kapsat. Ayan. Uy, sakto lang yung pagkaluto niya. Hindi siya sulo. Sakto lang. Medyo crispy na siya. Wow naman! Ayan. Wow! Masarap po guys kung medyo crispy yung tilapia. Para hindi po madurog. At saka mas masarap po pagkain natin na medyo pagkain natin ay may tulog. At saka mas masarap talaga na may na medyo crispy siya. Para hindi siya madurog. Ayan. Tingnan nyo guys. Sakto rin yung pagkaluto natin. Mapaparami na naman tayo ng kain ito. Ayan. Kasi dahan-dahan lang yung prito natin guys para hindi mabigla. Para maluto talaga yung sa kaloob-looban ng tilapia. Ayan. Hintayin natin ng ilang minuto. Pagkatapos ay ilagay na natin din yung isa. Isang piraso na lang yung check natin guys sa kabilang side kung nag-golden na kulay brown na ba siya. Once nag-kulay brown na po siya, hindi na po ito natin tanggalin. Luto na po itong tilapia natin. So, tanggalin na po natin. Okay na po ito. Set aside lang po natin at patuloyin natin yung mantika. Yan. Ito po. Lutong-luto na po siya. Oh. At itong isa naman, tingnan natin kung nagkulay brown na siya. Lutong-luto na po rin po ito. So, set aside lang po natin itong dalawang tilapia na naprito na natin. At ilagay na rin po natin yung isang pirasong tilapia para matapos na rin natin maprito. So, guys, oh, tingnan nyo. Napakaganda ng pagkaprito natin. Tingnan nyo, guys. Sa puntong ito, isi-set aside lang natin at patuloyin yung mantika at ipiprito naman natin yung isang piraso na naiwan. Ito na guys, yung isang piraso. Ayan. Ngayon, ito yung pinakamalaki na tilapia. So, nasa 3-4 na siguro yan. Malapit naman 1 kilo. So, ganun din ang gagawin natin guys. Hintayin lang natin itong maprito na mag-kulay brown yung tilapia natin. Medyo crispy siya. Tapos pag maluto na, lulutuin na natin yung sweet and sour sauce natin. So guys, hintayin lang natin ito hanggang maluto. Check natin guys kung nagkulay brown na ba ang kabilang side ng tilapia. At yun, pili natin itong baliktarin. And guys, wow! Sakto lang yung ating pagkaprito. Wow! So, sakto lang. Hindi siya sunog. Medyo crispy pa siya. Kasi dahan-dahan lang yung ating pagprito nito guys. Para hindi mabigla na maluto yung isa sa sinabi ko nga, baka hindi maluto sa ilalim pag malakas yung apoy natin. Kaya dahan-dahan lang yung pagprito natin. Paano masabi? Yan. Ilang minuto na po guys. At magkulay brown na rin ang sa kabila. Minuto na po ito. Yan. Yan o. Ang taba-taba ng yan ng tilapia. Yan yung paborito ko sa lahat ng isda. Ang paborito ko talaga yung chan na kainin. Sana all. Lalo na pag yung bangus, alam ko yung bangus talaga ang pinaka-favorito ko. Kahit lahat na ng parte ng bangus, chan na lahat, wag lang ulo. Kasi yung chan ng bangus at chan ng tilapia, napakasarap talaga yan. Yan yung pinaka-favorito ko sa lahat. So, hintayin lang natin guys hanggang maluto ito. Check natin guys kung nag-golden brown na ang kabilang side ng tilapia. Yun! Golden brown na siya. So, luto na pa ito guys. Pwede natin itong tanggalin. Isito side natin at patuloyin yung mantika at magluluto na tayo dito ng sweet and sour sauce na ilalagay natin sa tilapia. So, ganyan lang guys. Ganyan guys. Maganda yung pagkaprito ng tilapia natin. Dahil daan-daan yung pagkaprito natin. So, isito side lang natin. Tapos magluluto na tayo ngayon ng sweet and sour sauce. Ito po yung tilapia natin guys. Oh. Ang ganda yung pagkaprito niya. Oh. Yan. So guys, ngayon magluluto naman tayo ng sweet and sour sauce. So ngayon guys, natapos na tayong nagprito ng tilapia. Ngayon, magpainit tayo ng kawali at maglagay ng mantika. Lulutuin na natin yung sweet and sour sauce natin sa tilapia. Yan, maglagay lang tayo ng mantika. Ang gamit po natin ay canola oil. Mainit na po yung mantika. Maglagay na po tayo ng bawang. Hiniwa ko lang po ito ng maliliit. Yan. Isahin lang natin. Yan. Isunod na rin natin yung sibuyas. Yan. Haluin lang natin hanggang ito ay lumambot. Isunod na rin dito natin ang luya. Iniwanan ko lang ng pahaba. Yan. Guys, haluin lang natin. Naamoy ko na yung amoy ng bawang, luya at sibuyas na nilagay natin. Ang sarap amoy-amoyin. Sangkap pa lang, ulam na. Yan, haluin lang natin ng maayos.
Isahin lang natin. Itong mga sangkap na nilagay natin guys, nakakatulong din to sa pagpatanggal ng langsa ng isda. Kaya gumagamit tayo ng mga ganitong mga sangkap, lalo na sa mga pag nagluluto tayo ng mga ng isda. Dahil ang isda po talaga ay malangsa, kaya kailangan pong ilagay itong mga sangkap na ito. At nagpapasarap din po ito, ng nagbibigay din po ito ng aroma sa ating niluluto. Paano masabi? Itong mga sangkap na nilagay natin. Mag-isa na natin ang bawang, luya at sibuyas. Isunod na natin ilagay ang kamatis. Isang piraso po yan. Yan. Mas masarap po yung sweet and sour natin pag meron pong kamatis. Diba? Yung iba po, hindi po sila naglalagay ng kamatis. Optional lang po ito. Pero sa pag ako po ay nagluluto ng sweet and sour sauce, mas ninalagyan ko po siya ng kamatis. Dahil mas para sa akin, mas masarap po na may kamatis. Lalo na yung kamatis ay igigisay natin hanggang ito ay madurog. Dahil nabibigay din po ito ng sarap sa ating sweet and sour sauce. Yan. Wow! Patuloy lang natin itong gisahin hanggang lumambot itong kamatis. Malambot na po yung kamatis. Pwede na po tayo maglagay dito ng suka. Yan. Yan. Yan po. Ang gamit po natin ay dato puti vinegar. At dito po ay isunod na rin po natin ang tubig. Dalawang basong tubig. At hayaan lang po natin itong kumulo. Takpan lang natin. Hintayin natin hanggang ito ay kumulo. Napakadili lang po ang pagluto ng sweet and sour po. Ganito lang po yung style ng pagluto. Hintayin lang natin ito hanggang kumulo. Yun. Kumulo na po siya. Sa puntong ito, pwede na tayo maglagay ng ketchup. Ang gamit po natin ay banana ketchup. Yan. 3 tablespoon po ng banana ketchup. Ganun pa ang ating gawin. Kuha natin lahat yung ketchup na nasabat dito. Ayan. Haluin lang natin ito ng maayos. Ayan. Isulod na rin natin dito yung sugar. Ang gamit po natin ay white sugar. Ayan. 3 tablespoon ng white sugar. Ayan. Opo. Haluin lang natin hanggang madurog yung sugar na ating nilagay. Nahalo na po natin yung sugar. Sunod na rin po natin ilagay dito ang carrots. Ito po. Ayan. Sunod na rin natin ilagay yung red bell pepper. Isang kulay lang po ng bell pepper ang ginamit natin. Pwede rin po kayong gumamit dito ng green bell pepper. Pero para sa akin, okay na po itong red bell pepper. So, haluin lang natin. Takpan lang natin ito guys, at hintayin hanggang ito ay kumulo at para maluto yung bell pepper at saka taros na nilagay natin. Isimmer lang natin ng ilang minuto. Check natin yung ating sauce. Yun, kumukulo na siya guys. And tingnan natin kung luto na ba yung carrots at saka bell pepper na nilagay natin. So pakuluan pa lang pa natin ito ng isang minuto guys. Tapos maya-maya, pwede na natin ilagay yung cornstarch. Yun ang pangpalapot. Dahil nga po, hindi po matawag na sweet and sour kung hindi po siya malapot. Kaya kailangan po nating maglagay ng cornstarch. Yan. Malambot na po yung carrots at bell pepper. Maglagay na po tayo ng cornstarch para lumapot po yung niluluto natin na sweet and sour sauce. Hindi po matatawag na sweet and sour po ito pag hindi po siya malapot. So ang ginawa ko lang po, naglagay ako ng cornstarch. At saka naglagay ako ng tatlong spoon na tubig. Yan. Haluin lang natin ito. Guys. Hanggang ito ay lumapot. Haluin natin ng maayos. Para kung sa Bisaya pa, dili magtibugol. Dapat pantay-pantay yung paghalo niya. Yung cornstarch para mahalo ng maayos. Yan. Tapos sa puntong ito guys. Pwede na rin tayo maglagay dito ng itimplahan na natin ito. Yan. Ground black pepper. Yan po. Maglagay din po tayo ng konting asin. Yan. At maglagay din po tayo ng pepper powder. Yan po.
Tapos haluin natin. Kasi naluto na yung sauce niya. And guys, kahit hindi na natin ito titikman, kasi natimplahan na natin siya. Yun. So maya-maya, luto na po ito. Tapos wow! Dito natin dito ilagay yung dahon ng sibuyas. Ayan. Para sa akin po, mas masarap po kung yung sauce natin kung may dahon ng sibuyas. Pero nasa inyo po yan kung ano pong style nyo sa pagluluto nito. Pero para sa akin po, nilalagyan ko po siya ng dahon ng sibuyas. Ayan. Haluin lang natin. So medyo malapot-lapot na po siya. Talagang sweet and sour sauce na po talaga itong ginawa natin. Wow naman! Guys. Wow! Ayan. Wow! So, luto na po ito guys. Ilagay na natin ito sa serving plate kung saan natin nilagay yung tatlong tilapia na ating niluto. At kakainin na natin. Ayan. Luto na ito guys. Mga kapsat, ilalagay na natin yung ating nilutong sweet and sour sauce sa ating prinitong tilapia sa serving plate. Ito na po guys, oh. Yun. Oh. Oh, saktong-sakto talaga yung sauce na nilagay natin guys. Ay, ang sarap nito. Favorito ko ito. Mapaparami na naman tayo ng kain ito guys. Oh my God! Wow! Oh, ang sarap guys. Umapa ko pa. Oh, ang dami guys oh. Saktong-sakto. So, kainan na. Luto na po ang ating sweet and sour tilapia o tawag sa Tagalog is cabiche. Wow! Lami-lami. Sa kusina ko po. Sa munting kusina po ni Hernan Fernandez TV. Salamat po sa inyong panonood. God bless everyone. Kainan na po.